Magandang umaga mga ka-native. Ngayon nandito tayo sa manukan natin kasi magbibigay tayo ng pagkain. Ito na, katatapos ko lang mag-mix ng feeds. Yan mga ka-native. Tapos ito na rin yung ano, yung feeds ng lolo ko para sa kanyang mga alagang mga panabong na manok. At dito mga ka-native, meron tayong ano dito. Yung ating mga Integra 1000. So mga ka-native, topic natin today is ano ba yung magandang tip kahit walang vitamins, kahit walang gamot, para maiwasan natin yung pagkamatay ng ating mga sisiw. So mga ka-native, madali lang yun. Pero bago yun mga ka-native, pakainin muna natin yung mga alaga natin, mga native chicken. Yan, mga ka-native. Ipapakita ko sa iyo lahat ng aking nalalaman, yung para lang po sa akin mga ka-native ba. Kung ano pa talaga yung pinaka the best na gawin para maiwasan natin yung pagkamatay, pagkasakit ng ating mga sisiw. Kahit wala tayong vitamins or wala tayong mga gamot na mga mamahalin yung mga commercial. So mga ka-native, tara pakain muna natin yung ating mga alagang mga native chicken. Tara mga ka-native, pakain natin yung mga native chicken natin. So kanina mga ka-native, pinakain na namin sila ng mais. Tapos nilagyan ko ng feeds para mga ka-native maiwasan natin yung pagkasakit natin mga manok, yung mga malaking manok. Yung mga ka-native ba. So talagang ganang napakagana nilang kumain ng feeds mga ka-native. Yan mga ka-native ba. So mga ka-native, yun nga yung topic natin for today is paano nga ba maiwasan yung pagkamatay ng ating mga sisiw at pagkasakit natin mga sisiw kahit wala tayong mga gamot or mga commercial products. Pero yung ginagamit kong mga ka-native, yung ginagamit kong pagkain talaga is commercial pero organic po yung mga ka-native. May halong organic, may organic formula. Yun po yung Integra 1000. So mga ka-native, makikita nyo yung mga sisiw ko. Ay, ito. Kuha muna ako ng sisiw mga ka-native. Ito. So makikita nyo mga ka-native, talagang walang sakit. Kahit wala na ako hindi na ako nagbabitamins ito mga ka-native. Yan. Kasi minsan mga ka-native, meron akong eksperimento na yung mga may vitamins, tapos yung iba wala. Yan. So mga ka-native, talagang kaya natin iwasan yung sakit ng ating mga sisiw. Kapag una-una mga ka-native is malinis yung pakain ng ating mga manok. Tapos mga ka-native is everyday fresh talaga yung tubig nila. Dapat talaga mga ka-native nililinisan yung mga pagkain nila. So kahit kasi araw-araw po mga ka-native madumi yung pagkain na nila kasi doon sila tumatay, doon sila dumudumi mga ka-native. So dapat talagang linisan natin yung pagkain nila. Tapos yung tubigan nila mga ka-native is talagang malinis din. Linisan natin. Dapat nga talaga nga isabunan natin yung ano nila yung tubigan nila. So mga ka-native, yun lang yung mga tips mga ka-native. Tapos talagang umaga tsaka hapon is talagang meron talagang ano mga ka-native, meron talagang malinis na tubig palagi. Mga ka-native, dapat meron din silang ano, dapat mga ka-native, nainitan din yung ating mga sisiw. Kasi kapag hindi sila nainit ng mga ka-native, napansin ko lang sa mga sisiw ko, talagang mahina sila kasi hindi sila mainitan. So yun lang yung ginagawa ko mga ka-native. Una-una, yung feeds ko lang is yung Integra 1000. Wala nang iba pa, Integra 1000 lang. Tapos mga ka-native, yung tubig ko palaging malinis. Tapos mga ka-native is
malinis din yung kulungan nila. Linisin yung palagi yung kulungan nila. Kasi kapag badumi yung kulungan nila mga ka-native, napansin ko rin, lagi na namamatay yung mga sisiw kapag madumi yung kanilang kulungan. So dapat linisan nyo, tapos yung kulungan nila mga ka-native dapat hindi po masikip. Kasi kapag masikip mga ka-native, nagagawan sila ng pagkain, doon nagsisimula yung ano, yung nahihirapan sila huminga kasi marami sila sa loob ng kulungan. So mga ka-native, napansin ko lang sa aking kulungan kasi parang ano siya, parang half meter by half meter yung ano, yung laki. Yung length niya is half meter, tapos yung width niya rin is half meter yung laki ng kulungan. So ang magkakasya lang din mga ka-native is kung half meter by half meter na kulungan, ang makakasya lang doon is nasa 5 chicks to 6 chicks. Hanggang lumaki na siya ng hanggang mga 1 and a half month. Pag 1 and a half month na mga ka-native, pwede na natin siyang ibaba. Katulad dito mga ka-native, malaki na to eh. Yan mga ka-native oh, yan. So mga ganyan mga ka-native, pwede na natin ibaba yan kasi okay na yan. Pwede na ibaba yan, ready na sila. Malakas na yung resistensya nila. Tapos kahit umulan mga ka-native, umulan mainit, hindi masyado sila ang sasakit. Kasi nga mga ka-native, meron din tayong mga pasilungan para sa ating mga manok. Tapos mga ka-native, syempre meron na silang resistensya, tapos malakas na silang kumain kasi hindi sila malulugi dun sa mga malalaking manok. So pwede na silang ibaba sa range kapag yung edad nila is nasa 1.5 months na. So dapat mga ka-native, bago din kayo magpababa ng manok nyo dito sa ating range, is dapat makikita nyo rin mga ka-native na okay na ba yung katawan niya, kung malakas na ba siya, or malakas na ba siyang kumain. Yun na yung mga tips mga ka-native. So ano pa mga i-add ko? Parang yun lang po yung para sa akin mga ka-native. Una nga, yung pagpakain mo, yun yung ginagamit ko, yung Integra 1000. Tapos hindi po ako, hindi po yung sponsor ng Integra 1000 mga ka-native, pero baka naman pakisponsoran naman tayo. Tapos malinis na pagkain, malinis na kulungan, malinis na tubigan, tapos palaging fresh na tubigan. Tapos wag masikip yung ating kulungan sa half meter by half meter na kulungan. Yung width niya is half meter, length niya is half meter, is doon lang 5 to 6 chicks lang. Tapos mga ka-native, magpababa kayo ng chicken nyo, yung mga chicks nyo, yung mga sisiw nyo, is dapat nasa edad na 1.5 months para ready na po talaga sila. Yun ang mga ka-native. Ang mga ka-native, kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-iwan ng comment down below para ma-answer ko rin, masagot ko yung mga katanungan nyo at least matulungan ko kayo mga ka-native. Ang mga ka-native, sa mga bago lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-click ng notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod na videos. Sana mga ka-native, meron kayong natutunan ngayon at kita-kits na naman muli mga ka-native sa susunod kong video.